O sabi dito mga kababayan sa balita sa Inquirer, new higher taxes pitch to incoming Marcos Jr. administration to repay outgoing Duterte's bidco debts. Yung mga inutang po ito, mga kababayan daw, ng gobyerno ni President Digong para sa ano, sa pag-address sa pandemonium. Ang solusyon na gusto nilang ipos, mga kababayan, sa bagong administrasyon, bago, as in mataas na taxes. What? Pinangutang ninyo yung ating bansa. Yan ang mga kababayan. Hindi ko nagustuhan dito sa outgoing administration. Yung last part niya, yung pagpasok ng pandemonium. Okay na sana yung gobyerno, yung magsimula si President Digong. Maganda sana. Yung last part, gaya lang siguro magagalit kayo sa akin kasi mahal na mahal ninyo si President Digong. Ako, umiwalay na po sa kanya kasi hindi na ako kumporme sa kanyang mga pinagagawa sa last part ng kanyang administration. Nilubog tayo sa utang. Tapos ngayon, tingnan ninyo. Nangingialam pa itong si Dominguez. Huwag ka nang makialam kung ano yung paano gagawin yan. Outgoing na kayo eh. Si Diokno na po ang uupo as finance secretary. So alam naman siguro ni Ben Diokno, yung bagong Bangko Sentral Governor. Matalino naman yun eh. Kung ano yung gagawin as finance secretary, paano mababayaran itong mga inutang ninyo na nagkinabang yung mga kabalot, oligarchs, na nagsupply ng tox dito sa ating bansa, then the Filipino people and the whole world, kasi nagpauto yung buong mundo, naging dependent na sa kanila, naging para tayong GMO, ginawa tayong GMO. Oh, tingnan ninyo, kailangan mong mag-booster na mag-booster. Pag hindi, bababa yung resistensya mo. You become vulnerable. Dati, hindi man tayo ganyan. May natural kwan tayo. Immunity. That is protecting us. At nagkakaroon tayo ng tinatawag na herd immunity. Ngayon wala na. Inalis nila yon. Dependent tayo. Sige lang ang bili natin ng kanilang tox. Tapos pinaniwala tayo. Naniwala naman tayo, di ba? Ang daming naniniwala. Na after 3 to 6 months, nag-weigh na niya yung epekto niyan. Magkuhan ka naman. Walang katapusan na po. Abang buhay na. You become dependent sa kanila. Parang yung sinabotahe yung food production natin. Kaya nagkakagutom-gutom sa buong mundo. At yung supplier ng seeds, mga kababayan, commercial seeds, hindi tulad ng panahon na natural lang. Kukuha ka ng banhi. Tapos yun. Yun ang gagamitin mo sa planting. Ngayon, hindi. Pag hindi ka bumili sa kanila, hindi ka na, walang magandang harvest. Kasi anong ginawa nila ngayon? Sinabotahe nila, pati yung ating mga seeds. Kontrolado nila. Dapat bili ka sa kanila. Pag hindi, wala kang aanihin. In like manner dito, hindi ka mabubuhay. Kasi winala nila yung proteksyon ng tao. Yung proteksyon galing sa kanila daw. Kailangan, sige-sige lang. Ayun, nalubog tayo. Nilubog nila tayo. Tapos ngayon, sasabihin nila, dapat niya, new and higher taxes ang dapat na ipasunod. You see, kung paano nila sisipsipin ang ating resources po. Tama yung sinasabi ko po, lagi-lagi. They will siphon our resources. Kaya kung mapanood dito ng
mga malalapit sa ating Pangulo. Huwag kayong nakikinig po dito sa mga ano, papahamak po ng ating bansa. Yung pangarap nating ibangon ang ating ekonomiya. Pag nagsumunod po kayo doon sa mga sulsol nila, hindi yan mangyayari. At ngayon, tingnan ninyo ito. Maghihirap yung ating mga mamamayang Filipino because of this proposal ng outgoing ano, chief ng Department of Finance. New and higher taxes plus a 3-year deferral of income tax reductions. Kita mo? I-defer daw yung implementation ng income tax reductions. For individual taxpayers will be the bitter pill that Filipinos must swallow. Dapat daw lulunin natin. Eh mga pahama kayo eh. Kayo may gawa nito di. Sana kayo yung umanap ng pambayad galing sa bulsa ninyo. Eh walang kakwenta-kwenta yung response ninyo. Dapat baguhin lahat ito ni President BBM. Para daw ipambayad sa ballooning debts and bring down the level of these obligations that piled up dahil sa prolonged pandemonium. President Rodrigo Duterte's chief economic manager said, according to Finance Secretary Carlos Dominguez, the proposed fiscal consolidation and resource mobilization plan unveiled by the Department of Finance on Wednesday, which it will pitch to the economic team of the incoming Marcos Jr. administration, was be a doable set of measures that were fair, efficient, and corrective following the incremental 3.2 trillion in debts incurred to beef up the war chest daw mga kababayan doon sa pandemonium. What? Kita ninyo? 3.2 trillion ang inutang nila. And with all the restrictions na kanila pong ipinasunod kasi dikta ng mga kabalot, ayun, dumapa yung ating ekonomiya. So ngayon, kokoleksyonan ninyo yung mga mamamayang Filipino, yung mga negosyante hindi pa nga makarecover, kokoleksyonan ninyo. So, paano tayo makarecover niyan? And pati yung individual income tax returns na dapat pakinabangan na sana, i-defer ninyo for 3 years. So, ano mangyayari niyan? At may lakas pa kayong loob na i-kwan ito, i-suggest ito sa ano, sa incoming administration, as if magagaling kayo kaysa sa papasok na administration. Ba't hindi na lang ninyo pabayaan yung bagong administrasyon na mag-isip ng mga strategy na hindi tulad ng strategy ninyo na ilinubog ninyo yung ating bansa? Pabayaan ninyo. Hoy Mr. Dominguez, tainga ka na po. Bayaan mo na si ano kung ano yung gustong. I'm sure naman po may preparadong plano ang economic team ni Bongbong Marcos. Di man ninyo kailangang mangialam na. Pinagbigyan na po kayo na ano, mamahala. Anong ginawa ninyo? Sa kakasunod ninyo dito sa mga imposisyon. Ano na nangyari sa ating buhay ngayon? You see, DOF Undersecretary Valerie Brion said that the BIDCO not happened, that had BIDCO not happened, the Philippines' outstanding debt would have stood at only 9.9 trillion by the end of this year. However, the debt pile will hit a historic high of 13.1 billion pesos due to the massive borrowings to buy, makita ninyo, pinambili lang ninyo ng tuklaw.
Kaya yumaman ang yumaman po, yung mga suppliers. Sila lang po ang yumaman. Yung mga ordinaryong tao, na biktima pa, ang daming na goodbye. Ayaw man ninyong aminin na yung dahilan, yung talks ninyo, walang aamin. Lahat ng mga laging safe and effective lagi yung sinasabi nila. You see? Kung hindi kayo nagpapaniwala, ang daming mga matitinong doktor ayaw ninyong pakinggan. Sana nga yung si Iggy Agbayani ba yon? Sana mapansin yon ng administrasyon ni President BBM. Para yung total response na ginawa ng administrasyon ito ay ma-overhaul po. It should be reversed. Total overhaul, hindi po effective. Sabi ko sa inyo, napakalinaw po. Inubos nila po. 13.1 billion due to massive borrowings na pinambili nila sa talks. Give away dole outs to the vulnerable sectors of society. Ginawa ninyong pulubi yung mga tao. Naging dependent sa mga dole outs. Mabuti't kanina narinig ko po sa press conference si Bongbong Marcos. Hindi ganun ang gagawin niya. Kailangan niya natin na maayos yung ating economy. Buksan natin ang ating ekonomiya. Ang negosyo dapat palaguin natin. Ibalik natin sa dati na masigla. Kung may trabaho na nga niya yung mga, hindi naman kailangan yung ayuda, sabi niya kanina. Di ba ganon? Tama. Hindi po aasa sa ayuda ang mga mamamayang Filipino. In most of us, ayaw ng dole outs. You see? Ang gusto nila, nagtatrabaho sila. At hindi nag-aasa sa bigay, ayuda. Bakit na nangyari itong mga ayuda-ayuda na to? Kasi kinontrol ninyo yung movements ng mga tao. Sinara ninyo yung mga negosyo, yung mga parlor. Imagine that. Yung mga bases, pinigilan ninyo na magbiyahe. You see? So, ang daming nawala ng trabaho. Tapos, dependent sa ayuda. Sinabotahe yung ekonomiya. Dahil dito sa pananakot na walang katapusang pananakot. O ngayon, nagka-eleksyon. You just imagine, biglang nawala na lang po yung, nawala na lang yung sakit. Ngayon, tapos na yung eleksyon, may monkey business na naman po na pinapaoso sila, panakot na naman po nila. Hanggat hindi kayo natututo, at patuloy tayong magpapalukol sa kanila po, walang mangyayari sa ating buhay na matino. Ayan tuloy, tingnan ninyo. As of the first quarter of 2022, the debt to gross domestic product ratio, which reflects an economy's capability to repay debts, stood at 63.5%, the highest since 2005, and above the 60% internationally prescribed best practice for emerging markets like the Philippines. Brion noted, prior to the pandemic, the debt ratio fell to a record low 39.6% in 2019. But this was quickly reversed by the health and socio-economic crisis inflicted ng BIDCO daw po, mga kababayan. According to the Bureau of Treasury, to prevent having to use borrowings to pay 3.2 trillion in incremental debt, we need to raise at least 249 billion
every year in incremental revenues. So gusto ninyong manguliksyon ng bagong buwis para mabayaran ito. You see? Kung ano yung ginawa po ninyo sa ating bayan. So yun po mga kababayan, bantayan natin ito. And we just hope yung yung administrasyon ni incoming president Bongbong Marcos ay wag pa uuto dito sa mga economic managers ng mga kabalot na siyang nagpasubo, nagpahamak sa ating bansa, mga kababayan. Kaya tayo po ay lugmok sa kahirapan ngayon. Sabi ko po many times sa inyo, ang nagpahirap po sa atin, di man po yung sakit. Hindi man. Ako nga po, sabi ko sa inyo, more than 2 years, sige lang ang labas ko. Alam ninyo kasi lagi akong nagla-live. O ano? May nangyari ba sa aking masama? Wala. Bakit? Yung mga pananakot nila, lahat lang naman yun. Yung dati nga po ito, yung dati, binansagan lang nila ng bago para sila makapos ng kanilang negosyo. Yung negosyo nila yun, Hinigop nila yung ating resources para yumaman sila at isa pa, makontrol yung ating movements po. Maniwala kayo sa hindi. Ito mga taong ito, their objective is to destroy nations in governments. And I just hope, mga kababayan, hindi magpauto yung ating bagong administrasyon tulad ng itong presenting gobyerno natin po. So, yan man lang po mga kababayan. And to add, yung mga bagong appointees ay nominees, mga kababayan, idagdag ko na rin po. Si ex-UP President Alfred Pascual, siya po yung next DTI chief. Si Benjok, no, yung Bangko Sentral governor, siya yung incoming finance chief. Tapos si Trixie, si Attorney Trixie, pre-secretary. Si Bunuan, yung bagong DPWH secretary po. So tatlo yung mga bago. O bali, apat, isama na natin. The other day, si Trixie. Pero ngayon, yung in-announce po, si Bunuan, DPWH. Tapos si Pascual. Ay, may isa pa pala. SAP, Special Assistant to the President. Si Congressman Lagdameo. Yung kwan po, asawa ito ni Don Solueta. So anyway, mga kababayan, yan po ang ating mga updates ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.